Magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin, nahawak na po natin si Pastor Piguloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon, at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamorto tayo lumabas. Dumapag po sila ang C-130 lulang po nito mga nasa individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. So ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mamaya pa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng ano sila, sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, sumuko? O, doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Apo. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, ano, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po. Yun ano po yung mami, ma'am, susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil limang katao po yan, sabay-sabay po silang binubooking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon although some of them based po doon sa medical examination po medyo mataas po yung BP but other than that po, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binooking po kanina na? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung Juan Tavares po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito. Yung kay Pastor Tibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon, ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kapapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso, ongoing po yung proseso po. Ma'am, pali na ng 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na pinatawan po ng intelligence group at ISAP, pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po nila Pastor Tibuloy at apat pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. Ma'am, saan in particular sila ma'am nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa custody niya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin i-re-return po yung mga Juan Tavares doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nalilipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159. Ma'am, pero hindi po underground, ma'am? Wala pong underground? I don't have any information on that po. Ma'am, yung importante po ay nasa atin na po yung mga pinagahan na po. Ma'am, same lang ba yung room na ano? Can you give us kung mayroong aircon, mayroong ano po, paano? Wala pa po. Hindi ko pa po nakikita kung saan-saan po silang kwarto po. Maraming dinine. But meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan-saan po silang mga senda po mapupunta. Anong? Magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely ma'am, makakahiwalay sila. Makakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is, we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP, si Pastor Tuduloy at Tuduloy. Yung room, ma'am. Ma'am, may turnover po ba sa FBI? Ay, 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 ay
Si PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Ngayon lamang ho inyo hong narinig sa kanyang update. Confirm, nandito na ho si Kibuloy at yung apat hong co-accused sa kasong human o qualified human trafficking at child and sexual abuse. Nandito sila ngayon sa custodial center. Biglang may tumawag. Pwede ba lumapit reporters? Yung work ko nasa Papakinggan ko miss na. Hindi ako magla-reply. Okay lang kayo kung kailangan ko mag-summarize yung mismo sasabihin niya mga importante po. Oh, thank you. Yung katawan ko rin ito. Meron pa bang mic? Wala na. Wireless ako. Ay, hindi. Nasa baba mo, Andrew. Kuya, hello. Paklip naman po dun sa mic namin. Ito po, oh. Sorry po. Ay, sir, salamat po. Ito to. Then, may band yan, kuya. Yung bilog na mic. Salamat po. Hilahin mo, kuya, yung bilog na mic. May ipit yan. Hindi. Yan. Stretch mo, kuya. Hilahin mo. No, hilahin mo yung bilog. Yan. Perfect. Thank you. Kuya, kuya, sa mic natin. Kuya, ako nga rin. Kuya, ako rin po. Sa PTV po. Sa PTV na may. Asa na yung PTV? Sa likod nyo po. Sa likod. Yeah, thank you po. Kita ba yung ulo ko, Pepe? Yo, ha? Kaya kung ano? Kapit natin pre, pakiyan muna. Sa'yo ko na lang kukunin Oh, hindi naman to full storage, baka bigla mag full storage. Inano ko na lang yung mic dito ko na kinabit. Mic. Baba yung mic. Ma'am Jean, good evening. Ayan. Ma'am. Good evening po. Good evening, ma'am. Go. Okay. Go. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin, nahawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon, at mga bandang 6:30 po ay lilipad po natin sila mula po sa Davao at pagpunta po dito sa Villamore po, tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual
At nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi. At nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot. At natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng ano sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko o doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Apo. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, ano, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lang ano po. Ano po yung mga susunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil limang katao po yan. Sabay-sabay po silang binubooking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them... based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari. Pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong... qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Ma'am, kanina ng 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negosyasyon ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa. At papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. Ma'am, in particular sila ang nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa custody niya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isampa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung pero po pang... Po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, yung importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na ano na can you give us kung mayroong aircon, mayroong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po sila ng kwarto po, maintained but meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation. Ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga senda po mapupunta. Magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely ma'am, magkakahiwalay sila. Ano po yung plano ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasuad sa plano ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP sina Pastor Tubuloy at iba pa. Maraming salamat po. Ma'am, pengi po kami. Ma'am, pengi kami picture, videos. Wait lang. Picture. Hindi kasi ako. Kaya mo yan. Mike, ano ba Mike yan nakataas? Mike! Lima, oh, may kaya pala dalawa na portion na nakatalsin natin. Mike natin? Andrea!